Sa pulo man ang bagsak ng isang lalaki na siya raw source ng mga peking vaccination cards na kumakalat sa Pasay City. Ang mga peking vax cards, ibinebenta raw sa mga commuter na hindi pabakunado. Nasa frontline ng balitang yan si Justin Punsalang. Kuha ang surveillance video na ito sa isang printing stall sa Barangay 94 sa Pasay City. Isang lalaki ang kitang tila nag-aayos lang ng mga dokumento. Pero kung sisiyasatin, kitang kulay pink ang mga ito na kamukha ng ibinibigay na vaccination card sa lungsod. Ayon sa nakuhang impormasyon ng Pasay Police, mga peking vaccination card ang minimilagro sa loob ng stall. Kaya sa hudyat ng mga operatiba, inaresto ang sospek na kinilalang si Marcelo Cabansag. Kinumpiska rin ng pulis ang mga gamit ng sospek sa pag-imprenta, kabilang ang desktop computer, mga printer at laminating machine. May mga nakuha rin silang blankong vaccination card templates na may kasama pang pirma ng doktor. Isinagawa ang operasyon kasunod ng pag-aresto ng Pasay Police sa dalawang barker ng jeep itong Lunes na nagbebenta ng peking vax card sa mga pasahero na hindi pa bakunado. Yung nahuli natin, mayroong connections dito sa nahuli natin kanina. So yun yung na-identify na. So nagkaroon kami ng follow-up kanina ng entrapment operations together with our investigators. Tumanggi ng humarap sa camera si Cabansag. Giit niya, simpleng printing service lang talaga ang alok niya. Pero kung minsan daw ay mayroong lumalapit at nagpapaprint ng mga vaccination ID. Binibinta niya yung 100 pesos per piece. Nasa mention niya na nag-start siya ng production noon last week of December until now. So nung tinanong namin yung ilan na yung na-produce niya, so more or less 50 vaccination cards. So we are suspecting na mayroong nag-circulate ngayon na 50, more or less 50 vaccination cards. Inaalam na ngayon ng Pasay Police kung may mga kasabot pa si Cabansag sa illegal na gawain. Nakakulong na sa Pasay City Police Office ang suspect at mahaharap sa kasong falsification of public documents. Paalala naman ng mga otoridad sa mga nagbabalak gumawa o gumamit ng peking vax ID. You're using it and showing it every time na makita ka sa checkpoint, sa mga establishment na pinapasok mo, falsified pala yung documents, pwede kang alista yun nun. Yun yung risk na isa. Number two is yung health risk naman nung gumagamit din. Paano kung infected siya? Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5.